Samantala, dumarami na rin ang mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya para sa undas. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, matyagang nakapila ang mga pasahero dito sa labas ng Manila North Harbor Passenger Terminal habang hinihintay na makasakay sa kanilang mga barkong pauwi ng probinsya. At Connie, yung ilan nga sa kanila ay araw nang naghihintay dito at dito na rin natutulog. Kanina pang umaga nakapila ang mga pasaherong ito kasama ang kanilang mga bagahe. Naglatag na sila ng mga karton sa sahig dahil wala namang mauupuan sa labas ng gate ng terminal. Hindi pa kasi pinapapasok ang mga pasahero sa terminal mula kaninang umaga. Mainit, maalikabok at walang maupuan. Yan ang reklamo ng mga pasahero. Pero tinataga ng mga kagaya ni Azon Mondejar at Vicente Miranda Jr. na pauwi ngayong araw sa Bacolod City. Medyo natatagalan na daw sila sa S-Pass applications at yung mga requirements dahil kailangang i-upload ang mga litrato ng kanilang mga vaccination cards at yung iba pang mga requirement bago payagang makabili ng ticket. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi inaasahang daragsa ang mga tao sa mga passenger terminals ng barko ngayong undas. Dahil sa ulat na nakuha nila mula mismo sa mga shipping lines, 10% lang ng carrying capacity ng mga barko ang kadalasang napupuno ngayong dahil sa wari nila'y sobrang higpit at ibang requirements ng mga LGU para sa mga pasaherong pabalik ng probinsya. Sa ngayon na Connie ay batay sa impormasyon na ibigay sa atin ay pinapayagan na makapasok dito sa terminal ang mga naghihintay na pasahero na tila sabik na sabik na makapagpahinga at magpalamig sa the aircon na waiting area ng terminal. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.